Ayan, magluluto naman tayo ngayon ng ginisang ampalaya. Nilagay ko po sa freezer ang ampalaya para hindi masira. Ayan, nahiwa ko na ang ampalaya. Ayan. Isang tip po para hindi masira agad ang ampalaya is ilagay po sa freezer. Ayan naman ang ating pork. Hiniwa ko ng manipis. Ayan naman ang ang white onion. White onion po ang aking ginamit. Ayan naman ang tomato o kamatis. Ang ating garlic at ang chili. Naglalagay po ako sa gulay ng sili para medyo may konting twist, medyo manghang kasi po is medyo mahilig kaming kumain ng spicy foods. Ganun po. Optional na lang po sa inyo na kung ayaw nyo pong may sili, huwag nang lagyan. Yan. Isang tips po is para kung hindi niyo papululutuin ang inyong ampalaya, ilagay po ninyo sa freezer. Ganun po. Pwedeng hiwain na ninyo bago ilagay sa freezer or yung buong ampalaya ang ilagay niyo sa freezer kung kasya. Ganun. Pero pag sinisipag po kasi ako, hinihiwa ko na siya. Ngayon, nung medyo marami akong ginagawa, buong ampalaya ang nilagay ko sa freezer. Ayan. Lagyan natin ng mantika ang ating wok. Ayan. Ayan yung pork natin. Palalabasin muna natin ang mantika ng baboy. Yan, hintayin natin magkulay brown bago tayo mag-isa. Yan, malapit na yan. Ayan, pwede na. Okay na siya, kulay brown na siya. Tapos, ilagay na natin ang ating garlic. So, ang next natin, yung white onions. Yan. Ilagay naman natin ang kamatis. Tapos, igisa-gisa natin siya. Sangkot siya, ganyan. Kasama nung ating sili. Ganon. Intayan natin na yung kamatis is medyo konting durog. Masarap kasi pag medyo durog yung kamatis. Ayan. Sa pag-isa pa lang nung sibuyas at bawang, ay sibuyas at kamatis, yan. Dun sa karne, ang sarap na, diba? Ayan. Malapit na. Okay na, medyo malambot na. Isunod naman nating ilagay ang ampalaya. Tapos, haluin natin. Sabi nila, huwag daw halu-haluin ang ampalaya para huwag mapait. Meron pong technique doon. Lagyan po natin ng konting sugar. Parang lalabanan natin yung pait ng ampalaya. Yon. Tapos, lagyan natin ng asin at paminta. Optional din po sa inyo kung maglalagay kayo ng egg. Ako po, gusto kong maglagay ng egg. Diba may karne na po yon. Nasa sa inyo na rin po kung maglalagay kayo ng itlog. Yan. Tapos, partneran po natin ang ating gulay ng pritong bangos. Yan, magpiprito tayo. Masarap kasi ang gulay pag may kasamang pritong isda.
di po ba? Ayan, medyo malapit na. Sarap, oh. Sarap. Konting ano na lang, konting palambot na lang. Nasa sa inyo rin po kung gusto nyo ng half cook. Yan. Yan, nalagay na natin yung ating egg. Ang sarap guys, oh. Nakakagutom na. Ayan, nakasalang ng ating pritong bangus. A few moments later. Ayan, ready to eat na ang ating ginisang ampalaya. Ang sarap guys, oh, di ba? Grabe. Ready na, pwede nang kainin. Pero merong ibang tao na hindi mahilig kumain ng ampalaya. Bitter, no? Ayan, ready na rin ang ating pritong isda na bangus. Sarap guys, tapos magsawsawan. Wow, ang sarap. Diba? Masarap po kasing i-partner ang gulay kapag may prito. Ayan. Tara guys, let's eat na! Until next time guys, be natural, be yourself, God bless! Please don't forget to like and subscribe. This is Tina Likes and Happiness. Until next time, bye!